medyo malungkot ang ating session. Ano talaga ang laking dito sa motor natin? Stock is good no more, unfortunately. Paano ba natin sisimulan tong vlog natin ngayon? Ay. The sad truth about my ADV 160. Mapagpalang umaga once again, mga kap. And this is your Kap Arky. Maligayang pagbabalik. And today, medyo malungkot ang ating session. Just a little disclaimer, mga kap. Anything na masasabi ko dito sa video na to is all about my experience with my ADV 160. This will not oblige everyone who owns an ADV 160, but in my case, ito yung naging experience natin. Just a little stats, our ADV is almost 2 years of ownership, 13,000 odo, and all stock a while ago. So sa mga di nga po pala nakakilala sa atin, tayo nga po pala si Kap Arky. We founded a group way back 2022 of ADV 160 owners nationwide. And sa mga close natin, alam nila yan na we have been a stock lover or hashtag stock is good since then. Naiyakit na natin yan ang Baguio Balikan dito. Dito rin mismo sa Asin Road to. Napunta na natin sa different places, different core groups, different amazing adventures itong si Andromeda. Pero lately I have a sudden realization of ano talaga ang laking dito sa motor natin. Siguro just to give you guys a little background, let's go way back. Let's move back to the past. Para mas maintindihan niyo kung saan ako nanggagaling. Alright, mapagpalang umaga, mga kap. So, nandito nga tayo ngayon sa Nuki Works, the Budol King. Yan. So, sa mga kinapipitaga mga shops yan dito sa Baguio when it comes to CVT performances, although mga pang racing o kahit pang mga regular use lang. So dito natin naalamin kung ano bang akma na CVT setup, kung uubra ba yung CVT setup natin na Dr. Puri lang na 17 G's, yun lang, walang ibang gagalawin, para additional hatak lang. The main reason din bakit ito yung title ng ating sesh ngayon. So, dito tayo ngayon sa Nuki Works. Hindi na grupo. Ang alawang na siya eh. Kapag yan, pag umigot, medyo kapit. Ngayon, pwede mo na siya ngayon. Thank you.
racing. Parang mag-aano na to ha. Para magwiwili na to ha. Ha? Stop lang. Umak lang yan. Mamaw. Mamaw to. Pinang endurance yan. So yun nga mga kap, natapos na tayo. Karoon ng 3 tests. Bali first test, yung 17G straight na Dr. Pooley. Unfortunately, hindi pa rin talaga siya totally akma dito sa geography ng Baguio. Medyo bitin pa rin. So we tried out a new formula. Hindi ko na lang may nasasabihin kasi medyo nasa ano pa siya eh. Nasa testing phase pa lang siya. Pero medyo hybrid approach siya ng Dr. Pooley tsaka ng Bilog. Okay, ito. Hindi mo na lang ako. So, ayan. Ito na. Dito na magkakaalaman. Ito lang. Nilis ko na yan. Huwag natin pakita yan. Ayan, si Boss Ariel. Chief mechanic ng... Feeling lang, feeling. Salamat, Boss Ariel. Thank you. Balik ka, Papa. Ayun. Kasi ito yung mga sumama sa atin. BBRT plus isang guest from NMAX. And si Leeds, John, si Cap Rod, tapos si Cap, ano nga pa? Cap Charles. NMAX RT. Not to brand wars, di ba? Ayun. So, going to the future. And welcome back to the present day, mga kap. And doon nga sa flashbacks natin, nasaksihan nyo kung ano ba talagang tunay nating drivings dito sa motor natin. And what better way than to test this new CVT seat settings? New CVT settings than dito sa Asin Road. Napakaganda ng daan dito, mga kap. And dito nyo matitest kung ano ba talagang hatak power ng isang motor, no? Lalo na sa mga packet. And ayun nga, ang masakit na katotohanan, when you live in these parts of the country, stock is good no more, unfortunately. Ngayon, ano bang learning experience na pwede nating or what are the lessons that we could learn from this?
first and foremost, syempre, there's nothing wrong in being wrong. Opo, nagkamali tayo. Na we thought lahat ng pwede nating puntahan is kakayanin ng isang stock CVT. But unfortunately, when you be here for quite some time, you'll soon realize and then soon it will hit you na hirap talaga. Dito kasi sa Baguio, makakap, napakadalang ng padiretso, no? Most of the time, either paahon ang matitindi, tulad nito, or pababa naman na padaos-dos. So, there's nothing wrong in being wrong. Accept it. Most of the time naman, ang wisdom, mga kap, nanggagaling kapag nagkakamali tayo, di ba? Kasabihan niya, di ba? Hindi tayo matututo sa mga bagay na ginagawa natin tama, kundi sa mga bagay na ginagawa nating mali. But you have to accept it. And with this vlog, I would like to apologize to all my members na stock is not good, lalo na pag nandito ka sa mga lugar na to. Kasi number one consideration, mga kap, is yung safety. Nakaranas na rin ako na sobrang mag-i-stall na konti na lang bandang Marcos Highway. Yan. Yung sobrang tarik na portion doon bago ka makarating ng town. And what more, para doon sa mga may OBR or may mga kasama nilang minamahal sa buhay, di ba? Additional weight yun. Hindi na lang para doon sa mga tao na usually maraming weight, like side panniers, maraming daladala, mga motovloggers, mga motocampers. Para na lang doon sa mga kasama nila yung mahal nila sa buhay. So yeah, there's nothing wrong in being wrong, mga kap. And sa mga kap, ano sabihin kong stock is good when you're on the metro or usually nandyan lang sa baba ng flat surface. But when you live on these parts, hindi, mahihirapan tayo. Pangalawang lesson na pwede nating matutunan dito sa encounter na to is walang perpektong motor. Sa bawat motor talaga, mga kap, meron namang pros and cons, eh, no? And our ADV 160 is dubbed a city adventurer. Hindi naman pwedeng i-take niya lahat ng cake. Walang ganun. Kung meron man, baka napakamahal nun. And for its price point, I think it's very competitive na. So, sa bawat motor, may mga cons and pros. And unfortunately, in our motorcycle, the Honda ADV 160, eh, meron talagang, kumbaga, something's got to give. And yun yung, isa doon is yung stock nating CVT, which is only built for city riding. Kaya nga, ADV 160 is dubbed a city adventurer, di ba? Sa mga brochures. So, walang perpektong motor, mga kap. Okay lang yan. Kung isa ka sa mga kap na bagong bili lang yung ADV 160 mo, okay lang yan. It still outweighs the many good things and the amazing things that you can feel kapag sakay-sakay mo itong or sakay-sakay ka nitong ADV 160. Napakaganda ng CVT ko na ngayon, ah. Anyway, my CVT is a combination or yung tinatawag nilang chop suey. Nakatatlong test kasi tayo kay Sir Nuki. Shoutout Sir Nuki, the Boodle King. At kay Chip Mechanic. Feeling pa. Si Papa Ariel. And yung first try natin is yung binili nating 17 G's
straight na Dr. Pulley. Unfortunately, nung tinry natin, halos walang nagbago eh. Siguro kasi napakalapit sa 19Gs. In the event na ano ah, dito ang setting sa Baguio ah. Paakyat at pababa. So sa uhunan, wala pa rin talaga siyang ganun sabihin mong power para umakyat. And yung pangalawang test naman natin is purely bilog combination 9s and 11s. Malakas siya. Maganda rin yung setting niya. Kaso kinakatakot ko lang sa ganun kasi kababang bola. Malakas sa gasolina. And dito ngayon, so nauwi tayo dito sa pangatlo, just the mix of in between tatlong 17Gs na Dr. Pulley tsaka tatlong 9s na bilog. Pati tawag nilang chop suey. And surprisingly, okay naman. Okay naman siya ito. Kahit nung tinest ko doon sa testing area malapit kay la Sir Nuki. Okay siya. Kahit na bola lang yung pinalitan. Bola lang pala pinalitan natin mga kap. Ha? And please, just a warning. No? Ito medyo experimental to kasi first time ko rin gawin to na magkahalo yung bilog tsaka yung Dr. Pulley. So, make your research or ride at your own risk kung gusto nyo itry yung ganito. Pero for me, it works for me right now. So, dito nga tayo ngayon sa Asin Road para i-test tong setting. And so far, so good. Di naman tayo hirap sa mga akyatan. Kahit notoriously kilala tong Asin na sikat sa mga gantong bangkingan at sa mga matatarik na paahon. At ngayong tukoy na nga natin kung ano ang kahinaan ng ating motor. Since walang perfectong motor. And una, tanggap naman natin na sometimes nagkakamali tayo. There's nothing wrong in being wrong. Lastly, the one wisdom that I would like to share is to compromise. Let's compromise, mga kap. Ako, I've been living sa baba. Batang Manila ako eh. Batang QC ako eh. For the longest time, and ngayon lang ako to try mag-settle in dito sa Baguio. And that's the thing, I have to compromise. Kailangan natin talagang magpalit ng konting parts, guys. Sabihin mo na yun, bola lang. All in all, stuck pa rin naman tayo. Bola lang talaga yung pinalitan natin. So, yun yung kompromiso na ginawa natin. Para lang din hindi tayo hirap dito sa area na to araw-araw. Kasi araw-araw tayo nagmumotor dito. So, yeah. That's the three wisdom that I would like to share to all of you. Especially sa mga cops natin na naka ADV 160. It's okay. Sports lang tayo. Hindi naman natin sinasabing perfecto yung motor natin eh. At hindi rin naman natin sinasabi na perfecto tayo bilang tao. At dyan na nga nagtatapos ang ating sesh number 5, mga kap. And if you're still here and that's part of the video, maraming salamat sa panonood. And don't forget to follow our Facebook and YouTube channel. In YouTube, that's CopRKRT. And ring that notification bell to stay updated for our vlogs, group vlogs, or sesh like this. And in Facebook, that's CopRK. Maraming salamat nga po pala sa ating napakasugid na mga supporters and followers and subscribers. We're always grateful to be a vessel. Manners make it, man. Peace and love always. Ride safe, mga kap. Love you all. Snappy salute.
And our core group appreciation stop for today is brought to you by ADV 160 Ilocos RT. All thanks to all the leads and the officers and the members of Ilocos RT. See you guys soon. And if you're an ADV 160 owner of and within the Ilocos region, Ilocos Sur, Ilocos Norte, and some parts of Abra, join ka na sa core group nila, Cap, and join the national, which is ADV 160 Nation.